Naniniwala ang isang cybersecurity expert na si Ashley Acedillo na hindi naman kailangan bigyan ng confidential funds ang Department of Information and Communications Technology. Sa panayam ng politiko kay Acedillo, iginiit nito na natura kasi ng trabaho ng DICT, hindi naman ito masyadong related sa security at intelligence. Ito'y kahit na sunod-sunod na nangyaring cyber attack sa ilang website ng government agencies. Ani Acedillo, kung manghihingi ng karagdagang pondo ang DICT, mas mabuti na may pakita ng mga ito ang kanilang transparency at accountability. Of good policy to entrust confidential and intelligence funds to those whose nature of their mission and functions are related to security and intelligence. That should be the rule of thumb, no? Now, kung ipapasok mo, kung itatanong mo dyan ang DICT, by the nature of their mission and functions, is hindi masyadong related sa security and intelligence, even if we factor into that discussion yung cybersecurity. Now, ang tanong, should they be given intelligence funds? Ang contention ko po is not necessarily. Kasi maganda po at mainam po na ito po, no, again, drawing from my experience in the private sector, critical infrastructure po yung dati kong kumpanya. Napaka-maselan po ng kanilang operasyon. Yet, yun pong proseso po namin ng pagpapaalam sa mga providers ng cybersecurity products and services ay napaka-transparent and public. Pwede naman. Practices, oo. Pero pwede mo namang isikreto, siyempre yung mga technique mo, strategy mo. Proseso what we're saying is, di ba, it is always good to have transparency. Because transparency promotes accountability as well. If we're asking for additional sums, then our people should have a reasonable amount of assurance and guarantee na mapupunta ito sa tamang pagkakagasta. Kasi gusto rin nating malaman kung okay, ano ba, saan nyo magagastasin yan at ano bang magiging implication yan sa amin. Sa amin, sa publiko, para kami maging mas panatag sa paggamit namin ng internet or to continue to use cyberspace.